you're enjoying these videos, subscribe. Let YouTube know that I'm doing a good job by subscribing to the channel. Plus, you'll get notified when I have new videos coming out. And finally, if you're enjoying what I'm doing, give it a like. Just click on that thumbs up, and that way YouTube knows that you like it, and they'll pass it along to other people that might enjoy my content as well. I really appreciate it. Thank you again. Let's get started. So, without further ado, welcome to the afternoon session of the seminar series. So our first speaker this afternoon is... Right. So our first speaker this afternoon earned her master's degree in agricultural development at Visayas State University. She is currently a senior science research specialist and the unit head of the germplasm and seed system project in charge, plant nursery at the Department of Agriculture, Region 8, and she has received the regional Gawad. She is a regional Gawad Saka awardee for outstanding agricultural researcher last 2015, and a finalist for the national Gawad Saka awardee last 2016 as outstanding agricultural researcher. So can everyone give a warm welcome to our first speaker this afternoon, Miss Alicia Bulawan. Thank you po. Magandang hapon po sa ating lahat. So, okay pa kayo dyan? Stay awake lang para makita talaga nyo kung paano po mag-produce ng grafted jackfruit using the cleft grafting technology. So, before I will proceed to my presentation, kasi gusto ko my presentation at the same time actual demonstration sana after my presentation. So, before I proceed to my presentation, the sharing of the information, I would like first to thanks the DEBAR through Director Elisar for inviting me in this forum. Thank you very much, sir. So, my topic for today is about the cleft grafting for jackfruit plant materials production. So, alam na po natin na maraming demand po ng grafted jackfruit ngayon, especially nowadays. So away po jackfruit sa Eastern Visayas. Kung makikita natin, yung jackfruit natin ay isang banner commodity, priority po ng region since 1995. Matagal na po yun, yung jackfruit. Then, of course, it is a commonly grown in smallholder farmers in the region. And, of course, it ranked within the top 10 producing regions in the country. So, there is also a promising and commercial potential and scalable agribusiness opportunities across the value chain segments for this commodity. So, talagang maganda po ang promise ng ating jackfruit. So, what the DE did is to intensify the collection. So, mayroon tayong collection and evaluation of this promising mga jackfruit strains and varieties in the region. And of course, we have these jackfruit collections, germplasm collections in the region based at Aboyog Experiment Station. So, and we were able to develop, to produce a NSEC registered variety of jackfruit, which is called Evyark Sweet. So, what is this Evyark Sweet? So, this Evyark Sweet is actually a registered, an NSEC registered variety in 2007 with registration number N6006 GF05. So, dated April 11,
2007, meaning this is really a registered variety of jackfruit. So we have already an improved package of applicable technologies, which include the variety which being developed. It was the, which were developed by the in the region, and with the support of the DEIBAR, and of course the Picard. So this EVR actually stands for the Eastern Visayas Integrated Agricultural Research Center, and this EVR suite was developed, and this EVR, the EVR is the, really the owner and developer of this variety. So meaning the DEI talaga yung may-ari ng EVR suite variety. So ito po ang characteristic ng EVR suite na variety po. Ang kagandahan nito, isa siyang crispy type of jackfruit at mataas ang kanyang TSS or sugar content, which is umaabot po tayo ng 25.14 bricks. So yung edible portion niya ay 42.58%. And then yung average weight po ng prutas ay around 12 kilos sa isang prutas po. So, punta na tayo ng jackfruit planting materials production. Paano po yung ginagawa? Kasi mayroon tayong claimer from Mindanao, from Luzon, na marami daw silang produce na planting materials through grafting, cleft grafting, pero yung success po ay talagang hindi maganda yung kanilang, parang wala daw. Usually zero to 5% ayun. Mayroon nagsabi sa Mindanao, talaga wala silang na-produce na grafted jackfruit. At saka dito din sa Batangas. So anyway, so cleft grafting, diretso na po tayo ng cleft grafting. Is a process, this is an asexual method of propagation, which is the joining together sa root, the rootstock and the scion to join permanently as a one plant. So this is most commonly used in nursery operation, especially for scale, commercial scale, even small scale operations in nursery. This is where being done or used in grafting of cacao, durian, and other fruit trees and plantation crops. So, mayroon po ako listed na advantages. So, number one po, kung we will use the cleft grafting technology for the production of jackfruit, magkakaroon tayo ng quality planting materials. We can produce quality planting materials. Then, alam po natin ng asexually propagated, talagang na-re-retain yung characteristic ng mother plant kasi yung jackfruit ay highly cross-pollinated po. Pag buto ang inano natin, itinanim, iba-iba yung lasa, iba-iba yung masaisis ng planting ng bunga. So, ganun. Then, dahil po grafted or asexually propagated, it can bear fruit earlier. For jackfruit, pwede siya makaproduce ng prutas as early as 3 years. Depende yon sa management ng atin mga farmers. Siyempre, kung hindi maganda yung management, hindi yon magpaproduce ng bunga earlier. Then, it is easy to harvest because of this short stature, stature of the tree, you can control the height of the tree through pruning. And of course, economically in terms of labor in harvesting. So, you can also estimate the number of plants per hectare dahil more or less uniform yung tubo ng ating asexually propagated jackfruit, grafted jackfruit. So, yung isang hektarya po, monocrop, is 156 plants per hectare.
Yon po, kasi mas maganda po kung monocrop ang ating jackfruit kasi very sun-loving siya. Kailangan siya ng open area para makuha natin ang pinaka-optimum production ng ating jackfruit. So, yung materials and tools naman needed, kailangan po ito ng grafting operation. Gaya ng ibang method ng grafting techniques, yung we need these tools and materials. Pruning shear is very important in cleft grafting. Then oil, kasi malatex yung ano natin, yung jackfruit. So, kailangan talaga ng oil. Of course, alcohol for disinfectant. Then pruning saw, also for pwede natin gamitin pag-prune ng ating jackfruit scion. Importante kasi pag nursery operator ka, mayroong kang jackfruit scion groove para mayroong kang source of scions para sa propagation or multiplication ng ating planting materials, especially jackfruit. Kahit hindi jackfruit, kahit anong planting materials. So, polybags. Yung polybags, nung una po, yung ginagamit namin na polybags is 6x8. Pero ngayon, mayroon na tayong standard na polybags na 6x10. So, yun po. Another po is ice candy and ice wrapper. Yung ice wrapper po, ginagamit namin grafting tape at saka pang wrap ng ating scion during grafting operation. Kasi pag grafting tape kasi kung bibili tayo ng sa merkado, mas mahal siya kaysa we can produce tapes, grafting tapes na mas less expensive kaysa yung talagang grafting tape. Then, ito po. So, budding knife is very important, or grafting knife, very important kasi kailangan yung body or grafting knife natin ay hindi natin gagamitin kahit ano, yung iyon lang talaga. Yung talagang, for example, kung estudyante ka, mayroon kang ballpen, yun lang talaga ang gagamitin. Hindi mo pwede gamitin panghiwa ng kang ano-ano. Parang pang-grafting lang yun. Then, grinding compound to sharpen sa ating budding knife. Kasi very importante po na talagang pag nag-graft tayo, yung tools na yung grafting knife natin ay talagang very sharp para maganda naman yung cut ng atin scions at the same time rootstock. Sharpening tool, itong ginagawa ito sa noong mga kapanahunan, yung mga lulo natin. Sa amin sa Waray po Labahang pangalan yan. It's being attached to a flat wooden or a wood na yung bang leather na ano, belt para lang pag sharpen. So gagawa yung ang ginagamit namin at saka yung grinding compound. Yung grinding compound mayroon yan, mayroon siyang fine and coarse. So sa rootstock production naman, ang first po ay seedbed preparation. Very important po yon. So, ang ginagamit namin sa abuyog talaga ay pure sand. Sa river sand. This is a river sand. So, then pwede tayo gumamit ng mixture of one part sand, one part compost, and one part garden soil. Importante, hindi magiging compact ang potted soil natin para naman mayroon aeration. Importante kasi yun sa ating tanim. Then, co-acquire dust. This is also good because hindi naman siya soil. So, walang soil-borne pathogens. So, then after that is harvesting of fruits. So, mag-harvest tayo ng jackfruit. Piliin natin kung
ating gamitin as seeds, as rootstock. For rootstock production, kailangan wala siyang blemish. Hindi siya, wala siyang rotten part of the fruit. Pag may rotten part ng prutas, sigurado kahit maganda yung ano mo, seed bed, yung medium ng seed bed mo, magkakaroon din ng fungus. So, yun ang ano kailangan natin i-evade. Then po, mas ang jackfruit kasi mas maganda yung sa seed processing kasi wala siyang mucilage. Hindi na kailangan ng mga ano ba yun, mga cocoquardas, pangtanggal or fermentation, pangtanggal ng mga mucilage adhering to the seed. So, kukunin na natin yung buto. Then, ang pulp naman, pwede natin ibinta. So, sa amin po, 100 po yung 1 kilo ng pulp, yung meat. So, then after that, you have to wash it with running water. Mas maganda po kung running water po. Then after that, air dry, sandali lang, kahit 10 minutes lang. Yun naman po ang proseso po sa lahat po ng ng pagpo-produce ng rootstock o seedlings or seedlings. So po, yun. Ito po yung sowing of seeds. Hindi naman ito ganong ka-complicated. So, marami tayong may alam nito. So, ang ano lang namin, we prefer yung sa, ano, yung sa sand kasi pag nag-prick tayo, walang soil na mag-a-adhere. Parang mas clean siya kung ipiprick natin. Hindi, mas maganda po. Hindi madadamage yung root system. Ang component po natin ng ating pating media ay apat po yung dito po ay sa abuyog po na experience po. 7.5% na carbonized rice, yung itim po. Then, mayroon tayong chicken dung na 15%. Pwede rin, kung mayroon kayong organic, okay rin yun. Importante yung chicken dung ay walang amoy. Pag umulan, inulan, ay hindi siya nangangamoy. Para talaga siyang organic, maganda na yung ano, parang soil, yung kanyang consistency. Then, partially decomposed na rice hull po at saka yung alluvial soil doon din sa my river. Yan. So, mayroon tayo din, you can also use another recipe for potting medium. Dalawa, 90% garden soil and 10% chicken dung. So, ito po product po ng research po ito. Lahat naman ng i-share ko ay talagang product ng research. Then, pwede din ito, 20% garden soil, 20% rice hull, 20% cocoquar dust, sand, and chicken dung. Depende yon sa availability ng iyong area. Importante kasi, hindi magiging compact yung ano natin, yung potted soil or potted, yung lalagyan natin ng ating planting materials. So, yung mixing of potting media, then of course, yung potting of our soil. Itong regular naman itong ginagawa. Ito po yung isang importante na kailangan maintindihan ng for those who are plant nursery operators na mas maganda po. It's recommended na pag nag-pre-prick kayo, galing na ng seed bed, it's about 15 to 18 days. Depende yun sa lugar ha. Kasi pag nursery operator ka, you should be observant of the operation doon sa inyo. Hindi lahat aasa sa kung anong
sinasabi ng mga speakers, mayroon tayo rin pagsasaliksik sa ating nurseries. So, parang ang stage na ay third stage, hindi pa bumukas yung first true leaf. Mas maganda kasi siyan, kasi pwede natin idiretso po sa shed, net shed, na kahit 25% yung shed or 50%, hindi siya magkakaroon ng problema. Wala siyang scorching ng sun at saka hindi siya magiging yung root system ay hindi ganong madidisturb. Ang problema lang kung maulan. So, kailangan mayroon tayong pinaka-rain shelter para to protect the seedlings, newly pricked seedlings from damage sa rain. So, mas maganda po kung maulan doon sa mayroon tayong rain shelter. So, then, pwede natin sa hardening area or sa growing out area, pwede natin gawin yung gravel. Gravel lang. Kasi pag plant stand, kasi ang isang recommended po na best practice ng plant nursery operation is placing our planting materials in stand, elevated stand, to prevent contamination of the spread of Phytophthora, kasi nandoon naman yun, usually given yun sa atin. So, maintenance ng rootstock natin, watering of the plants. This is very important kasi maliliit ya yung mga pots natin pag nag-dry po ang ating mga soil doon sa mga pots natin. Parang mahihirapan na po makarecover, especially kung may yellowing na po. Ang iba, sabi nila Phytophthora, but it's not really Phytophthora. Baka nag-dry up yung soil. So, kailangan pag dry season, kailangan dalawang beses magdidilig. Morning and the afternoon. So, syempre kung maulan, na kailangan, di ba? Then, application of fertilizer. Mga tanim natin, kailangan talaga nutrition po. So, yung ang ginagamit namin ay drenching method po. Yung, inorganic po ang ginagamit namin. So, then i-spray din through drenching. Twice, every other week. Meaning, for example, ngayong week na ito, another week, but every other week yung pagdidilig natin, drenching. Then, foliar spray naman, pwede weekly po. So, we have to follow lang yung mga recommended dosage doon sa ating label ng ating bottle, ng ating mga fertilizer, foliar spray. Then, organic fertilizer. So, yung weeding is very important din sa maintenance ng ating rootstock. Then, weeding also within plot beds is very important. Then, spraying. Spraying naman, hindi na kailangan mag-resort tayo diretso po sa chemical, sa synthetic. We need to exhaust muna whatever available mga biopesticides na we can have. So, kung yung last resort na talaga yung synthetic na mga chemicals para pag-control ng insect pest ang diseases natin sa ating jackfruit. Dito na tayo sa preparation of scion propagules. Ito po ang one of the critical na areas dito sa technology na ito. So, what we need is to be sure yung ating scion trees ay magandang itsura, healthy and vigorous. Kasi we have to cut. Kakat kasi natin ng parts ng branch para gamitin natin na scion.
Importante 'yon at kailangan din register at registered variety. Pag sinabing registered sa variety at saka certified scion trace, mayroon siyang tag na red. So foundation 3. Importante talaga yung lahat ng mga scion source natin ay nakatag. So ang aming scion source talaga sa region 8 ay nakatag na. So ito po selection. So selection of scion. Dito hindi natin makikita kasi mas maganda po kung actual. Wala tayo ditong jackfruit, eh. hindi natin makikita talaga kung paano kasi malayo naman 'yun. Ito po yung process po ng culturing kasi ang importante po sa jackfruit, sa grafting of jackfruit, yung culturing of scion. Kasi timing po yun. Kailangan talaga alam po ng propagator kung when to harvest the scion, when to culture the scion. So kung makikita natin po, actually culturing is more or less defoliation of leaves doon sa identified scion natin para in order to develop active eyebud. So then after mga 10 to 12 days po, ito po critical din, kailangan yung propagator natin ay very keen observant po kasi mayroon tayong sabihin nating yung active eyebud, tama-tama talaga siya na mataas talaga ang success rate. Then mayroon tayong overgrown na po na scion na hindi na siya pwede i-graft kasi yung success rate ay talagang minimal na lang at saka hindi pa na-develop yung kanyang scion ng active eyebud. Ngayon, mayroon kong ipapakita mamaya kung ano po yung overgrown at saka yung hindi pa active ang eyebud. So after harvesting po sa scion, ito po ay doon pa sa mother tree mismo ha, ang defoliation po, ang culturing. Hindi muna nating iha-harvest. So, washing of scion dahil mayroon mga latex at the same time, mga foreign material. So, we need to wash it with running water. Then, after that, air drying of the scion. So, kahit 10 to 10 minutes lang, okay na yon. So, ito po ang sinasabi ko na active eyebud, hindi pa siya lumalabas. Yung parabang going pa siya, bubuklat ba? Hindi pa siya talaga nagiging, nagde-develop yung ano niya, yung leaf. So yun po, at least more than two active eyebuds ay mayroon sa isang scion para sigurado talagang maganda yung success, mataas po yung success rate ng ating grafting operation. Ito po yung sinasabi ko, ganito po, overgrown na scion. So, pag ganito po, hindi na yun maganda. Hindi na yun pwede idugtong kasi talagang zero or talagang minimal yung success rate niya. Sayang lang yung ano mo, yung effort mo. Then another naman po ito. So under, yung science ay hindi pa ganong active. So hindi pa siya umabot ng punto na right time. Tama-tama siya. Yun po. So, doon na tayo sa cleft grafting operation na sa actual na parang ito na po yung procedures po. Ang steps po, gaya ng iba, we have to select healthy rootstock. Usually, mga 3 to 5 month old. Pag ano na, more than 5, overgrown na yon, hindi na yon maganda.
yung success rate ay hindi na rin maganda yun. So, pero if the management of your rootstock maganda po, pwede sa isang, for example, you break 100 or 200 seedlings in a particular day. So, after 2.5 months, mayroon na pwede. Pwede ka makakuha na dyan. You have to select. Pipiliin mo. Hindi lahat yon sa isang, for example, sa isang batch, hindi lahat yon pwede i-graft. Hindi pwede yon i-graft lahat. Hindi naman parehas, pero pareho ang tubo ng ating mga langka. So, mayroong importante kasi yung selection ng ating rootstock. At saka yung selection po ng scion ay naka-base din sa laki ng ating rootstock, di ba? Yun naman po ang principle ng grafting operation. Then after that, we should make an incision on the greenest portion of this rootstock. Kung makikita natin, kailangan po masa green portion kasi pwede pa natin ma-regraft for the second time or hindi successful yung first attempt natin. Then, and also, mas maganda po kung mayroon tayong 2 to 3 leaves na ito po, yung picture na yan ay kinuha po ng ang leaves below kasi for the benefit sa picture kasi pag ano, hindi natin makikita yung pag-incision. So, mas maganda po kung mayroon tayong 2 to 3 leaves below sa grafting union po. Next. Ay. So, then we have to make a cut 1.5 cm doon sa rootstock po. Oh, mas madali para tama-tama siya ng V-shape ng ating scion. V-shape cut ng ating scion. Then, step 4. So, mayroon na tayong scion. Remember, yung scion natin ay with active iBud at sa gagaling ng certified scion tree. So, pwede natin gawin ang wedge. So, yun po ang ginagawa ng propagator natin doon sa buyog. So, V-cut. So, then you have to insert the scion to the cut portion of the rootstock. Ito na po ang mangyayari. So, kung makikita natin sa second picture po, yung may arrow na black, yung scion as malaki kaysa sa rootstock kasi hindi naman tayo talaga makikita ng parehas talaga ng laki. So, okay lang yung as long as the other side of the cambium layer, yung sa rootstock at sa scion ay talagang aligned po. Then, after that, we have to tie the union point sa ating graft. Tie talaga para hindi kung you have to lift it up, hindi siya mapupull up yung scion. So, ito po, wrap the scion with a loose wide of plastic strip. So, yung ginagawa sa Mindanao po, very tight yung pag-wrap niya. Ang ginagawa nila kasi, baliktad po dito sa amin, they have to, irarap muna nilang kanilang sayon kahit sa gabi, while watching TV, sabi nila, so they have to wrap it, then pagka kinabukasan yung igagraft na nila. Yung sa amin, right after talaga, we have to wrap it, this grafting, these newly grafted planting materials
with a loose wind wind of plastic strip, hindi siya talaga tight. Pwede natin makita mamaya if mayroon pa tayong time. So yan ang tsura po. Mayroon ako example dyan na material. Kung pwede nyo makita mamaya. So after 17 to 18 days, depende ito po sa lugar. So mayroon pang aabot ng 20 days. Sorry po, ano ba yan? Mayroon pang aabot din ng 20, depende sa lugar. So ayan. We have to unwrap the loose wind of plastic strip at about 7 to 18 days. Then after which we have to replace it with ice candy wrapper. Parang protection din. So kasi hindi pa yon ano, very susceptible pa yan. So after that, mga 1 week after, so pwede natin anuhin na. We can already remove the plastic cover. Yung pag-remove din ng plastic loose wind or plastic strip, ano din yun, kailangan i-obserbahan mo. For example, mayroon kayong 100 na grafted jackfruit, newly grafted jackfruit, hindi yun lahat kukunan mo or you have to unwrap yung plastic wind or plastic cover. Kailangan talaga mayroon stage, mayroon indicator when to remove that plastic cover. So, hindi pwede yung alanganin. Kailangan talagang parang buhay na talaga siya. So, mayroong example ako nandyan para makita niyo. Then, after nga hindi na siya kakasya doon sa ice candy wrapper, pwede na niyo i-remove yung ice candy wrapper. Then, dyan lang muna yan sa, for example, kung saan ka nag-graft, wag mo muna i-transfer sa mainit na lugar or doon sa hardening area. Doon muna, dyan lang muna sa preparation area. Then after that, after 1 week, pwede na doon i-transfer mo sa niche shed. Then, after sa niche shed, pwede na diretso hanggang pwede na siya ma-dispose. For planting, pwede nang ibenta po. So, ito po ang so kung makikita natin, transfer the plants to this greenhouse or initiate for conditioning 1 to 2 weeks after removal of the ice candy wrapper. Yun. Then, pwede na natin i-transfer sa hardening area. So, 45 months old grafted planting materials na jackfruit, pwede na natin ibenta, pwede na ma-dispose po. Pero mas maganda po, kung gusto nyo magtanim sa orchard nyo, mas maganda po kung large planting materials. Pwede natin i-rebag po ng malalaking planting material, ng bag, ng poly bags. So, yung mga care and management practices, it's the same with the rootstock. Hindi naman ganong masilan po yung jackfruit. Importante lang po yung watering, fertilization, control of pests and diseases, then weed control, then removal of grafting tape, then of course, yung occasional lifting of the planting materials para to avoid penetration of the roots to the root system doon sa soil or the gravel hardening area natin, then we have to remove also mga newly developed shoots below the union point kasi ang gusto na natin talaga yung scion, yung above the union point. Then of course, rebagging kung kailangan talaga tayong gusto natin palakihin yung jackfruit natin, di magre-rebag tayo. Then, of course, kung hindi na kasya,
yung mag-coiling na po. We need to avoid coiling of root system doon sa ating planting material, sa ating doon sa polybags. Kasi mas maganda po yung talagang hindi siya coiled. Ito po yung estimated cost of production po ng ating jackfruit 44. This is the direct cost po of producing cleft grafted jackfruit. Kung mayroon kayong 1,000, so kung makikita natin dito sa ating presentation, pwede tayo magkaroon ng income na 54,000. Although, yung mga transportation cost in marketing and hauling ay hindi included. Yung direct cost pala yung 44 estimated cost of production. So, mag-share din ako ng best plant nursery management practices sa jackfruit po, for jackfruit. Ito po, kung gusto nyo mag-produce ng organic grafted jackfruit, pwede itong gamitin na technology. Using fermented organic additives, so mayroon tayong, this is a product of research, so ito po yung fermented FOA natin. So makikita natin 25 kilos wheat, herbage, 25 kilos legumes, herbage, 50 kilos chicken dung, 5 teaspoon per tank of microbial inoculant. Yun lang po, importante yan. Then, provision of food bath sa nursery natin to avoid spread of mga diseases. Itong placing of plants in elevated benches, one of the best nursery practices that we need to employ in the nurseries, in our plant nurseries. Then, gravel, growing out area or hardening area. Then, we need to provide canals, drainage canals. Then, rain shelter for our jackfruit, both the seedlings or rootstock and the grafted. They, of course, this composting pit, or you can use lang yung mga locally made available materials for your compost pit. Then, fertilizer bodega po. Of course, your source of propagules, which is already a kailangan certified scion tree. So, ito po yung mga ibang practices po na pwede gawin. Use sterilized potting mixes, then walkways and alleyways and surfaces must be paved to prevent exposure of pots, plants, tools, and irrigation hoses to contaminated soil. Then, sterilization of all our tools and materials needed in our operation. Then, testing of irrigation water, yung gagamitin natin pag-water sa ating plant. Then, prevent introduction of infested soil. Then, quarantining of newly acquired propagating materials. Mayroon sana sa isang nursery, mayroon sana tayong quarantine area. So, ito po, periodic inspecting, roguing, destroying our diseased plants, then restrict access all nursery areas, especially para ma-prevent natin yung contamination of our soil and water. Then, training of our workers for hygienic practices. So, I think ito po lang yung last slide po. Ito po yung Evyark variety ng ating jackfruit. So, thank you very much for listening. Pero mayroon, Sir Patrick, mayroon pa yung time. I think pwede tayong mag-demo. Actual demo ng kung pwede po. Mayroon ba time kung wala na? Opo, pwede. Pwede tayong mag-actual demo ng ating
grafting, cleft grafting technology. Mayroon akong materials dyan. So after nila ata yung question and answer. Opa. Okay, so habang i-set up yung demo area dito sa harap, the floor is now open to 2 questions habang sineset up. Meron po bang magtatanong? May mga katanungan po ba tayo? Okay, si sir, aside from sir. Magandang hapon po. Kasi po ako nag-try po ako kasi ngayon yung ang target namin sa nursery kasi ako po nagtuturo ng pag-graft. Talagang hindi po ako makabuhay pero kailangan po talaga i-defoliate. Opo, opo. Ayun. Yun po. Kasi to in order to develop yung active eyebud po. Kasi yung jackfruit natin ay wala siyang active eyebud, yung sanga. Kaya pa naman hindi ako makabuhay kasi pag ako magtatasang gayon, parang siya may ubod siya sa gitna. Ay, pero pag kailangan pala po siya, i-defoliate para active na siya, parang madali palang mabuhay. Opo, opo. Ayun, ma'am. Kasi ma'am, yun po ngayon ang target namin ngayon sa Department of Agriculture. Ako po ang natalang magparami ng yan nga pong langka. Idea nga po, nakakuha ko ng idea, yan pala i-defoliate. Idea yan po ang akin pong susubukan po ngayon. Opo, you try. Opo. Ma'am, ay di pwede po akong mag-try kaya ngayon ng aktwal. Opo, ma'am. Opo, sige, sir. Meron tayong ako. 6 na ano. Ah, sige na, po. Sige. Kung makikita po natin, ito po yung active eyebud. Oh, mayroon active eyebud na ito. So, tama-tama po ito ng gawin natin na scion for grafting operation. Ito po yung isang na binubuksan po ay kung makikita natin, ay sobra na po siya. Sobra na po siya. Mayroon na siyang hindi siya maganda na scion po. At saka ito po kung makikita natin ay maliit. Maliit siya. So, hindi maganda po ito. So, kailangan talaga pag doon na sa selection po ng scion talaga at sa pag-harvest, very keen observant yung propagator natin. Hindi lang porque mayroon ng nagde-develop na shoot, okay na yun. Hindi. Kailangan talaga, mas maganda yung experience po ng propagator. So, siya po ang... Okay po, sir. Siya. Oh, may budding na budding. Opo. Ito po yung budding knife po natin. Kailangan sharp talaga ito. Hindi ito ginagamit kahit ano. Para talagang sa grafting operation lang po. Si sir po ang mag-demo po. So, kasi maalam niya. So, ganito po, sir. Ito po, dito muna natin. Mas importante kasi na mayroon 2 to 3 leaves na sabi ito, dito... Pwede dito tayo mag-graft. Dito tayo mag-cut. Sir, kailangan more or less parehas. Yung size dito, sir. Dito muna. Opo. Sige, sir. Okay? Sige. Yan. Yun, maganda po, sir, yung pag-graft po. Yung pag-technique po, huwag kayong mag-graft early in the morning at saka late in the afternoon. Kasi malatik yun. Opo. Yung ang gagawin natin, sir, mayroon tayong, kailangan talaga, mayroon tayong malinis na ano ba yon? Hindi ako nakadala ng malinis na ano, kaya ano na lang.
itong sterilized na goose. Ito po kailangan anuhin mo ito. Then ito po sir. Ito po yung pangtali natin ay galing ito ng ito po yung grafting tape. Ito po yung ang grafting tape natin na dinevice po. Galing ito ng 4x12 na ice wrapper po. Ma'am, so, anong tawag po sa inyong tataka na dapat kalipso yung nababatak? Oo po. Kalipso. Ayun po yung pag inihila ma'am niyo siya. Maano siya? Inina, maganda siya. Opo, maganda siya. Ma'am, may gupit na kayo niya. Opo. Ayan. Oto. So, ang mga niya. Tali niya, kasi parang siya lastiko nababatak. Hindi siya. Dalawang klase kasi ng pambalot yun. Yung pambalot ng isda yung malabo. Yung hindi kasi maganda. Pag kinuha mo yung putulaga, dito kasi na danda mo siya, nababatak parang lastiko. Yung po ang tamang pamalabo. Sige. Okay. Sige, sir. Pwede na. Mag-start na po tayo? Pwede mag-start na tayo ng with cutting of the scion po. Yun po, si sir. Yung po ang tamang pamalabo na kaya pong hawak natin. Yun po. Yan. Yung isa, sa kabila naman. Importante, walang, one strike lang sana. Pero yung... Mabilis lang po kasi sanay na. Ayan, ito po ang aking... Ganito, sir. You have to... And then, pagkatapos po natin, babakay po natin siya sa gitna. Kung ano po yung haba na tinasa natin, siya di po yung haba na... Ganon pa rin ang haba. Nang itutusok natin. So, yan. Ito, sir. Ayan siya, ayan yan. Ayun. Ayan na po siya ngayon, yan. Oh, ito kung nakikita natin, mas malaki yung ano, yung scion at saka yung... Di ba kung mapalaki ng kaunti yung scion dito, wag lang mapalaki ito. Di ba lang mapalaki po na kaunti. Sige, sir. And then... Itayin mo. Ito na po siya. May tama po pamaraan ng pagtatali. Nakagaya po siya. Oh. Yan. Kailang... Ay, no! Taga, sir. Yan. Wala po yan. Okay lang. Lahat ang pinagkakamali. Yan. Oh, yan. And then, ganito po kailangan siya. Tight talaga. May ihigpitan yung tali dito. Ang buhay talaga. Na nasa tali. Yan. Opo. And then po, then, after po tayo ng pagayon. Ma'am kayo, nasa di po yung nagtatali kayo. Kaya taas hanggang dito lang po. Yan. Yan, dyan lang. Yan, sir. Hindi yan, sir. Hindi yan, Tom. Hindi yan ang ginagawa namin, sir. Ganyan po siya. Kasi bago lalagyan po siya ng... Hindi, sir. Hindi yan. Hindi yan. Hindi yan ang technique namin sa Region 8. Opo. Opo. Pwede na ito. Pwede po, sir. Pwede, ano, anuhin mo? Ano lang natin? Hindi yan. Kasi, mayroon tayong isang ganito na pwede nating pangtali. Tali lang yan. Pang-wrap lang. Diyan lang, oo. Ako na lang. Sige, ma'am, kayo na. Okay. So, sorry po. Kasi mas mahaba po ito, kaya kailangan hindi mahaba yung ano, kasya lang sa ano. Okay. Ano na tayo? Kasi ito po ang pinaka-importante po sa grafting operation po ng ating langka para mas maganda yung pagdugtong niya. Ito po, yan. Ito po na, asan na ba yung loose wind of...
Ito po, ganito po ang ginagawa po namin sa region. Loss lang ay yung ano. Ito muna. Loss lang yung ano natin. Ganito po ang gagawin natin po. Yan po. Huwag nating anayaan na maano yung ano natin itong yun po after mayroon tayo dito. Ito po yung bagong graft, di ba? Hindi magka-okay lang. Opo na. Ito na po. Pwede na natin i-transfer po sa... Sorry po. Mahangin talaga. Ito po yung pwede na natin after ito, 17 to 18 days, kung makikita natin, talagang mayroon na siyang... We have to arrange this. Ito po. So, ito ang bagong ano, pag 17 to 18 days po, pwede na itong kunin yung balot po. Ito. Kung makikita natin, ay mayroon na siyang buhay. Buhay na siya. Buhay na talaga siya. Diba? Pero hindi po ito assurance na talagang mabubuhay siya hanggang maganito. So, marami pang yan, proseso po. So, after this one, kung kukuha, ano na natin, we have to remove na po yung ito, loose wind, wind of, kung makikita natin, mayroon na siyang dyan. Then, yon yung eye skin wrapper, ay we have to put it, yung skin wrapper. Basta ice candy wrapper dyan. Lalagyan mo ng ice candy wrapper. Sorry, mahangin po. Ito, kung makikita nyo, ito po ang gagawin natin. Doon pa rin nasa area, kaya huwag nating itra-transfer-transfer kasi madi-disturb po. So, prag, okay na, ito pwede na itong kunin. Or pwede na yung mas older pa nito. We have to remove this one. So, buhay-buhay na siya. After, usually mga 1 week after dito. Pero, hayaan mo muna kasi yung isang batch, hindi lahat yan magaganyan. So, kailangan very observant yung propagator nyo na yun lang klaro na na talagang buhay na siya. Pag ito, for example, ito, baka sabihin nyo na okay na, hindi pa ito. Hindi pa talaga. Huwag nyong intindihin yung number of days na 7 to 18 days. So, ang isang indicator na maganda, yung mismo ang tanim natin. So, yun po. At saka ito, pwede na natin doon i-transfer sa hardening area. So, mga 3 months old, pwede na natin i-dispose po. Ganito. Importante po, maganda po yung care and management natin sa ating jackfruit. Mayroon tanong po? Sir? Po. Sir? Opo, sir. Ito, sir. Malalag lang yan mga kwan mo. Okay, pa, okay na ito po, sir. Ito, sir. Okay na po ito, sir. Okay na po ito, sir. Pero ito pa, hindi pa. Ito okay na po.
Oh, yun, sir. Hindi pwede. Oo, oo. Hindi. Hindi. Hindi pwede. Hindi pwede talagang open na mahangin. Oo. Ah. Opo, sir. Opo, sir. Pero itong last na stage po, pwede... Ito, sir? Ito, at this stage, hindi opo, opo. Mo pwedeng larawin. Yes, sir. Hindi, kahit hindi rin maalugig yan, hindi umiilayaw, hindi kanya. Yes, tama, and sir. And you did early morning, no. Yes, ito, tama yan po. Ang importante. Kasi yan, hindi na problema yan. Opo. Ito ang problema. Yes, sir. Yan, sir. Tama si sir talaga. Ito hindi pwede talaga i-distort. Hindi pwede talaga. Oo. Yan. Kaya very, yung propagator talaga nyo ay very meticulous talaga. Oo. Okay. Alright. Po, maganda yung ano nyo, yung management po. Pwede na kayo makapili kahit 2.5 months. Pero 3 months, so older, 3 to 5 months, maganda pa yon. For more than 5 months, parang hindi na yung maganda yung success rate. All right. So if every, I'm sorry, but I will have to cut the seminar, the discussion. Okay. Oh, karigara ka, sir. Okay. Pasay. All right. You can contact lang sa regional office po ng DE po. Thank you po. So let's give Ma'am Alicia Bulawan another round of applause.